talaga nga namang, eto talaga ang tunay na Banateras. Eto talaga. Wala, legit Banateras to. Ang lupit eh. Talagang, eto ha, sa sobrang lupit, yung mga sa kasalukuyang humahalik ng tumbong ni Tambi ay tumigil para ipagtanggol siya. Ika nga eh. Biglang tumigil at sabi, sandali, hindi pwede yan. Ipagtatanggol namin yan. Yeah? Habang sila'y dumidila ng puwit ni Tambi, eh pambira, napatigil po sila at nag-react sila. Yeah, ganun katindi po ang nangyari sa presscon ni VP Sara Duterte. Kaya nga exciting po kasi sabi niya, next week, ibig sabihin, this week yun, eh, meron siyang bibitawang mga salita patungkol ho dito kay Romualdez. Nako. Hindi natin alam kung ano yan, pero definitely, mawiwindang ang taong bayan na naman ho nito. Mawiwindang na naman ang Pilipinas ho nito. Di ba? At ano nasagot nila? Ah, wala yan, kasi ano lang yan. Ah, wala yan. Hindi ako, at ito nga, nagtataka nga ako mga kababayan eh. Mantakin mo, ang tinira ni VP Sara Duterte, walang iba kung hindi si Amy at saka si Marco, si BBM. Pero noon, sino unang nag-react? Sino unang mga... Ganun-ganun. O, oh, di ba? Yung hindi naman kasali. Eh, kasi siyempre nga naman, pag ikaw nga naman eh, nakasalalay ang iyong pangangampanya, ang iyong campaign funds, nakasalalay dyan. Talagang gagawin mo ang lahat, ha? Para ipagtanggol ang amo mo. Campaign funds ang kapalit niyan eh. Pag hindi namin pinagtanggol, wala kaming campaign funds. O, di ba? O, pakinggan mo natin ito, ha? O, ayabaso. Pumalag kay Vice President Sara Duterte ang anak ni Senator Amy Marcos matapos pagbanta ng bisi ang senadora na huhukay ng labi ng kanilang ama at itatapon sa West Philippine Sea. Giyak naman ang kampo ng mga Duterte, huwag gawing literal at bigyan ng mali siya ang mga pahayag ni VP Sara. Nasa frontline balitang yan, si Marian Enriquez. Huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Ang mga salitang yan na binitiwan ni Vice President. Alam mo, no one can deliver this kind of statement with sarcasm, with this kind of statement na cool na cool at maganda pa rin kung hindi si VP Sara Duterte lang. Pasabi mo sa iba yan pag bumuka na silang bruha. Pasabi mo sa iba yan, magbumukha na silang engkanto. Si VP Sara Duterte yung papahukay ko. Yan, yan. Saka nakakitang ganyang kachilax. Tapos sasabihin nila, keso daw nagme-meltdown. Hindi, yan ang sinasabi ng mga congressman. Ganyan ba mag-meltdown ang mga asawa nyo? Yung mga kabit nyo, ganyan mag-meltdown? Hindi. Pag nag-tantrums yung mga kabit nyo, pagkatapos kong lunukin. Bumubo pa eh, di ba? Pagkatapos kong gawin ang lahat. iPhone! Kala labas lang nung iPhone 16 eh. Sigurado ako, yung mga kabit ng mga congressman natin, ganun mag-meltdown, ganun mag-tantrums. Si VP Sara, ganun ba? Ang chillax-chillax eh. Sinabi ko kay Amy, hukayin ko yung tatay ninyo. Yeah? Sara Duterte, sa presko niya noong Biyernes, posible raw maging dahilan para kasuhan ang bise. Binantaan daw noon ni VP Sara si Senator Amy Marcos na huhukayin. Grabe no, kakasuhan siya. Sino nagsabi? DOJ. Nagreklamo na ba yung pamilya Marcos? Hindi. Una-una, nagreklamo na ba yung mismong sinabihan niya na si Senator Amy? Unless inutusan kayo ni Senator Amy, uy, kasuhan niyo yan. Inaano yung tatay ko, napatay na. Hindi. Ang unang nag-react ay ang DOJ even without the consent of Senator Amy. Alam mo yun, hindi man lang pa nagre-react si Senator Amy, eh nag-react na kagad. Huwag naman masyadong sip-sip. Halata eh. Hindi maganda.
maganda yung masyadong sip-sip. Ang pangit tingnan, masyadong sip-sip, masyadong pangit. Ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kung hindi ititigil ng mga Marcos ang pag-atake sa kanya. Matatanda ang noong panahon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang tuluyan ng mahimlay sa libingan ng mga bayani si Marcos Sr. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, pinag-aaralan nila ang legal na aspeto lalo't hindi aniya magandang pakinggan ang ganitong mga banta mula sa bibig ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Pero desecrates the memory of a person, desecrates the peaceful state that he must be in, and there are many other moral principles that are being violated. Take note, ah, moral principle that being violated. It's not legal principle, moral. I mean, as far as I remember, Department of Justice yan. Hindi yan Department of Morality. O kaya Department of, di ba, mga Department of Religion, so that you can tackle morality. And we're looking at the legal aspects also. Yan. Yan ang pwede nyong gawin. Look at the legal, ano. Wag tayo sa moral. Kasi, in terms of moral, I don't think you have the moral, masasabi nating masasabing moral authority in para punahin po ang morality ng ating vice presidente. Hindi na ho nyo tungkulin yun, sir. Mawalang galang na. Hindi nyo po tungkulin yun. Tungkulin na po yun ng kung sino man ang nagpapayo moral sa moral ho ni VP Sara Duterte. Huwag na ho nating pakialaman yun. We're conducting a study. Base sa revised Penal Code Article 353, itinuturing na crime of libel ang pambabastos sa yumao. Pero Beltan... Wala naman sinabi pambabastos. Sinabi dito, malicious imputation of a crime or vice or defect, real or imaginary, or any act, omission, condition, status, or circumstance tending to cause the dishonor, o yun, pambabastos, discredit or contempt of a natural or juridical person or blackened the memory of one who is dead. Pagka ganyan po, mga kababayan, yan, sinasabi nilang pambabastos, dapat po ang nagkakaso niyan, yung kamag-anak. Siyempre, di naman po pwede yung patay na ang magkakaso. Definitely, yung kamag-anak niya magkakaso. Di ba? Kaya lang, parang mas nauuna pa agad-agad yung ating DOJ kaysa sa kamag-anak ang magkaso, magsabi na, ay, di maganda yung sinabi mo, ha? 3. Itinuturing na crime of libel ang pambabastos sa yumao. Pero belta ni Atty. Salvador Panelo na kaalyado ng mga Duterte, hindi dapat gawing literal ang mga pahayag ng bise. Huwag daw itong bigyan ng mali siya. Ano bang violation? Ang violation, kung ginawa mo, nakalkalin mo nang walang reason, kung walang paintulot ang hukuman, kasi kailangan, kung meron kang gagawin dyan sa remains, yeah, to us permission from the authorities. Pumalag naman kay VP Sara ang anak ni Senator Amy Marcos na si Ilocos Norte Governor Matthew Manotok. Sa isang pahayag, nagulat daw si Governor Manotok dahil idinawit ng bise ang kanyang ina na loyal friend at supporter daw. Sir, mag-concentrate ka na lang dyan sa Ilocos Norte. Huwag ka na makialam sa national. Hindi, ako nagsasuggest lang. Ha. Hindi, kasi importante na mag-concentrate ka na lang sa Ilocos Norte. Kasi sa totoo lang, kung hindi naman siguro yung dati mong nanay ang governor dyan, baka hindi ka manalo. O kung hindi nga apelido mo Manotok, eh, di ba ako? Kasi siyempre, alam ng mga kababayan natin dyan na ikaw ay anak, di ba? So, wag ka na lang makialam. Medyo ano pa eh. Hilaw pa. VP Sara, sa maraming taon, dagdag pa ni Manotok, nalulungkot siya na tila pinipersonal aniya ni VP Sara ang mga nangyayaring na ika nga ng marami ay politika lamang. Wala pa rin pahayag si Senator Ayan. Ayan. Yan ang dapat magbigay ng pahayag. Yung nanay mo, wag ikaw. Ano ka kagad eh, pasok ka kagad sa eksena, nakikisali ka, nakikisawsaw ka na kagad. Unless, meron kang intensyon na tumakbo sa nasyonal, di ba?
Kung may intensyon kang tumakbo sa nasyonal, ayun, sige, pwede. Pwede yung pakikialam mo. Ni tungkol dito, hindi rin nagbigay ng komento ang Palacio. Yan, pero... yan ang mga dapat nagbibigay komento na. Palacio o si Senator Amy, yan ang dapat talaga nagko-komento na. Yung problema, yung mga amuyo nga nagko-komento, yung mga panguloy. Para sa isang political analyst, dapat nang magsalita si Pangulong Marcos sa umano'y pambab... Ito naman yung isang political analyst natin na pinklawan to the blood. Dilawan, yung kanyang buto, yung kanyang dugo, pinklawan. Ito, pakinggan nyo. At talagang ina-adjit niya si Marcos para mag-awa yung dalawa, para makapasok yung kanyang iniidolot sinasambang mga dilawan. Bastos ni VP Sara sa kanilang ama. Baka magmukha kang weak leader kung wala ka man lang sagot. Mas mahalaga as a son bilang anak ng iyong ama. Ay, bakit kinakailangan... Alam mo si Big Bird. Big Bird! Huwag ka nang ano. Tapos na panahon nyo eh. Ano ito ni ano nun eh, ng mga Aquino eh. Tapos na panahon nyo. Nashoot na kayo sa ano, sa Inodoro. Sinusubukan nyo pang isurvive yung mga dilawan eh. Sinusubukan nyo pang buhayin eh. Hindi kasi alam mo, ito problema dito sa mga dilawan na ito, sa mga pinklaw na ito. Feeling nila, pag napag-away nila ang Marcos at Duterte, makaka-score pa sila, makakabalik pa sila sa authority, makakabalik pa sila sa gobyerno. Alam mo, sir, nabigyan na kayo ng 6 na taon. Ha? At doon sa 6 na taon na yon, pangit ng ginawa ninyo. Yung administrasyon ng mga dilaw, hindi maganda. Dalawang, actually, hindi nga lang 6 na taon eh. 12 years. Kung pagsasamahin nyo yung kay Cory at saka kay Pinoy, 12 years naghari ang mga dilawan. Kung isasama pa natin yung kay Ramos na inanoint ni Cory, ha, na para sumunod sa kanya, nanalo rin naman. Oh. Umabot na kayo ng ano, ng 18 years. Anong nangyari sa Pilipinas? Wala. May pagbabago ba kayo nakita? Wala. 'Di ba? May tulay na wala namang tulay. I mean, wala namang sa ilog para magkaroon ng tulay. Yung mga proyektong tulad ng CR na walang harang, mga ganun. Yun lang ang legacy ng mga dilaw eh. 'Di ba? Ang legacy ng dilaw eh mga alam naman natin eh, yung mga Sub-44, yung mga ganyan, Luisita Massacre, yung mga, yan ang ano eh, yan ang legasiya ng mga dilaw, yung pagbebenta ng droga, sa bagay, pareho rin naman ng legasiya ngayon. Pagbebenta ng droga, na alam naman nila, hindi nila hinuhuli. Binibenta na sa tindahan, nag-aabutan sa parlor, nag-aabutan sa barbershop, nag-aabutan sa tindahan. Wala naman kayong ginawa, di ba? Ibig sabihin, no, Lamas, yung amo mo, walang ano eh, wala naman nagawang maganda. Ang gobyernong Dilaw, ang gobyernong Pinklawan, walang magandang nagawa sa bayan. Kaya nga kayo, ano eh, kaya nga nanalong isang Rodrigo Roa Duterte na isang mayor laang ng Davao, nanalo, it's because of a revenge, sabi nga nila, revenge vote. Bakit? Parang ano kasi, parang naapi ng walang empathy na presidente nung panahon ng mga dilaw. Walang ganun. Ha? Kaya nga ang mga Pilipino noon, ginusto isang Rodrigo Roa Duterte dahil sa kamay na bakal. Dahil yung kamay ng amo ninyo walang kwenta. Totoo naman, walang nagawang maayos sa bayan. Diba? At talagang talamak ang korupsyon, kaliwat kanan. Talamak ang alam mo yun, ang krimen. Diba? At higit sa lahat, talamak ang mga terorista, yung mga NPA, mga komunista. Diyan eh, nagsimula yan sa mga dilaw eh. Wala kayong nagawang maayos, kaya wala kang karapatang magdadaldal dyan. Ang hiling nyo ni Hedarian magdaldal, akala mo naman may naniniwala sa inyo. Yung parang pinipilit-pilit pa nila ngayon, ha? Wala na, nag-aaway na yung Marcos at saka Duterte. Kaya panahon na naming mga pinklawan. Alam mo, tanga lang ang mga tanso. Pero hindi pa naman siguro sila sira ang ulo talaga.
Hindi, totoo lang ha. Feeling ko kasi yung mga tanso, tanga lang. At saka, kung hindi man tanga, patay gutom lang. Kailangan lang nila ng pera, kaya sila, alam mo na, sumusunod-sunod dito sa kanilang amo. Alam naman natin yung mga vlogger na paganong-ganon eh, kasi mukhang mga pera. Gusto magdala-dalang bag. So, yun talaga ang siste, di ba? Kaya naman sila, tanga lang, ika nga. Pero hindi naman po sila siguro si Raulo to the point na babalik pa sila sa inyo. Ewan ko. Correct me if I'm wrong, mga banateros, ha? Pero I don't think yan po ang mangyayari kung sakasakali at makakapwesto. Kasi itinain na ng dalawang beses. Actually, hindi lang dalawang beses. Nakailang beses na... Oh, tama. Sorry, 6... Oh, hindi lang dalawa. 2016. Di ba? Itinain na sila. 2019, nung senatorial election, tinain na sila. O, 2022, itinain na uli sila. Inilagay sila, sinute sila sa inodoro. O, ibig sabihin, ikaw, sawa na sila sa pagmumukha nyo. Ha? Yung mga kasama mo, pinagpipilita ka pang tumakbong senador. Binibiro-biro ka pa na tumakbo kang senador. Ang kapal din ang mukha ng mga... Pero sana tumakbo ka nang malaman mo walang boboto sa'yo. Parang yung isa, si Chel. O, di ba feeling niya may boboto sa kanya. Walang bumoto, tumakbo na lang ng ano. Saan na nga lang ba tumakbo yun? Party list na nga lang ata tumakbo ngayon yun. Kasi nga po, walang kwenta eh. Oh. Tapos, nangyari? Kayong tatlo, nila Hedarian, nila Mark. Oh. Yung isang kasama nyo, tumakbo na lang kasi nabuisit na sa buhay. Gusto nang dumami ang views at saka content. Para may content naman siya. Malay mo nga naman, mapasali siya sa debate. Diba? Di may content siya. Pag napasali siya doon, nako. Kailangan mong sumagot. Kailangan mong bumanat man lang doon sa bumabanat sa alaala ng iyong ama. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? And then, ang cute nito magalit, no? Ang cute-cute ni Madam Magalit. Ha? Ganyan ba ang nagme-meltdown? Kasi yun ang sinasabi ng mga congressman eh. Ganyan ba mag-meltdown ng mga jowa at kabit nyo? Na-realize ko, toxic na, di ba?